Hello. Hello. Test mic. Test mic. Test. Malakas na. Test. 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 Test 1, 2, 3. Thank you.
Game na po ba? So, start na po tayo ng training natin. So, good afternoon po. Thank you po sa pag-attend ng online training natin. So, ang topic natin today is point-to-point wireless antenna. So, more on basic configuration yung gagawin natin. So, by the way, ang presenter po natin ngayon is Brian Flores po. So, from USTDI po ako. And hindi lang ito yung training na ila-launch natin. So, tomorrow din meron pa tayong other training. So, for online training contents natin, meron tayong introduction. Meron tayong simple design, point-to-point, wireless connection. And number 3 is meron tayong online wireless antenna configuration. So, for online training activities natin, meron tayong wireless design, basic IP addressing, or yung pag-a-assign ng IP address naman for workstation, paano i-access yung GUI ng Ubiquiti, parameter configuration, pairing, saka fine-tuning. So, for wireless admin requirements, so, pag mag-configure tayo ng wireless antenna, dapat at least marunong tayo mag-operate ng computer. And meron tayong basic background sa networking. Paano mag-assign ng mga IP address and basic troubleshooting pagdating sa mga routers and wireless antennas. For hardware requirements naman, so syempre, pang mag-configure tayo, kailangan natin ng laptop, kailangan natin ng wireless antenna, switch, and UTP or patch UTP cable or patch cord. Then for software part naman, kailangan natin ng Ubiquiti device discovery tool, AirLink, Google Earth, and Command Prompt. So, yung AirLink and Google Earth is para to sa pang-plot tayo ng wireless antenna or yung planning mismo. Planning deployment ng wireless antennas. So, for point-to-point overview setup, so, meron tayong access point and station antenna. So, yung access point, ito yung magiging internet provider natin. So, usually, ito yung sa headquarters natin or main office or main na kung sino yung nagpo-provide mismo ng internet. Then, yung station naman, station antenna, ito naman yung tinatawag natin yung power naman. First, internet sa bahay-bahay. So, meron tayong antenna dito. So, by the way, ang gagamitin pala nating wireless antenna is NanoBeam 5AC Gen 2. Ayan. So, meron tayong antenna dito sa part na to. So, para ma-power up yung antenna natin, make sure na meron tayong UTP cable. So, bago natin siya i-plug, yung cable natin, make sure na properly crimp po siya. So, yung crimping niya is, yung end-to-end is naka-straight through dapat siya. So, dapat yung port ni antenna, kukonek siya papunta dito sa PoE port. Then, LAN port naman ni PoE injector, itong part na to, connect naman siya kay wireless router. Ayan.
then make then ISP. So once na i-prepare na natin yung station sa yung access point, so may sample distance tayo ng 500 meters sample distance lang. So sa endpoint naman ni subscriber, so kailangan merong antenna rin. And of course, kailangan din natin ng may PoE injector. So ganun din yung LAN port o yung UTP cable ni antenna papunta sa PoE port ni PoE injector. Then port ni injector papunta naman sa LAN port ni wireless router or network switch. Ayan. So, pagdating sa wireless antenna, so pag i-flip natin siya, usually, meron siyang reset button sa antenna. Ayan. So, nasa likod siya ng antenna natin. So, pag magre-reset tayo ng wireless antenna, usually, i-hold natin siya good for 5 to 10 seconds. And dito sa upper part, meron siyang LED light. So, usually, ang makita nyo munang LED light niyan is yung power LED sa yung LAN LED niya. So, once na hinold na natin yung pagre-reset, mag-flash po siya ng apat na LED light. So, 1, 2, 3. Then, after mag-flash ng tatlong LED, apat na LED light, mawawala siya ng 1 or 2 seconds. Then, may lilitaw na dalawang LED light ulit. So, ibig sabihin nun, na-reset na po yung antenna natin. So, para ma-refresh yung device, kailangan natin siyang i-unplug ulit sa power, then replug. So, bukod sa reset button kay wireless antenna, sa PoE injector natin, meron din tayong reset button. So, before kasi si Ubiquiti, ang may reset button lang is yung antenna lang natin. Ngayon, nag-provide na sila ng, yung injector nila meron ng reset button. So, before kasi, pag magre-reset tayo ng antenna, kailangan pa nating umakyat sa pole or sa tower natin. Ngayon, kung nasan lang yung level ng pull box natin, saka yung injector natin, doon na tayo magre-reset. And so, ito yung injector natin is pwede rin natin siyang wall mount. So, meron po siyang bracket dito nakalagay. So, next is meron po tayong checklist. So, getting started. So, pag magko-configure po tayo ng wireless antenna, make sure na kailangan nating i-static yung IP address natin sa laptop. So, by default IP address ng Ubiquiti device natin is 192.168.1.20. Ayan. So, make sure na pag mag-a-assign tayo ng IP address sa computer is dapat yung IP address ng antenna, hindi siya dapat paparehas sa bakit? If ever na yung antenna mo is ang segment niya 192.168.1.20, then yung computer mo is 192.168.1.20, magkakaroon po siya ng IP conflict, magkakaroon po siya ng problem. So, mangyari po niyan, hindi po natin ma-access yung device. So, dapat yung segment ng computer nyo is, dapat hindi siya tutugma sa 20. Pwede nyo i-assign, pwede 19, pwede 21, pwede 2, yan. So, change lang tayo na font para mabasa.
Yeah. So default IP address ng antenna is 192.168.1.20. So sa computer naman natin, magko-configure tayo. So pwede natin i-assign yung PC natin ng 192.168.1.19. So basta itong tatlong segment na to, itong 192.168.1 sa 192.168.1 para sa computer, dapat same yan. So, once na nakapag-assign na tayo ng static IP address para sa computer natin, next step naman natin is kailangan natin ng test connection. So, para malaman kung napiping ba natin yung device at may communication siya, yung computer at yung wireless antenna. So, para maping natin, use CMD or yung command prompt na tinatawag. And kailangan natin siyang iping yung device. So, pang magpiping tayo, yan. So, type nyo lang po dito is ping space 192.168.1.20. Yan. 1.20 kasi yan yung default IP pa lang ng device ko mismo. Space dash T. So, once na meron na siyang reply, reply from 192.168.1.20 bytes 32 times 1 ms. Ibig sabihin po niyan, meron na po silang na-establish na connection between laptop and antenna. Yan. Pero pag ang cable naman natin is hindi siya well crimp or substandard yung pagkaka-crimp, usually, makaka-receive kayo ng ganito. Ganitong error. Kumbaga, destination host unreachable. Ibig sabihin nun, yung pagkaka-crimp or yung IP address na na-assign sa device is hindi niya ma-reach. Then, nag-create din ako ng checklist for access point configuration. So, number one, sa setup natin, kailangan ng device country or yung tinatawag natin na country code. So, if ever na yung access point ko gagawin ko siyang Philippines, dapat yung mga kukonek sa kanya, yung mga station niya or yung CPE or yung customer premises equipment, dapat naka-Philippines din po siya. If ever na ang access point ko is Philippines tapos yung na-set up ko sa station is Brazil, so hindi po sila magkaka-usap. So another thing na kailangan nating i-set up is kailangan natin mag-create ng username and password. Before kasi si Ubiquiti is meron siyang default username and password. Ito yung UBNT. So sa mga bagong firmware update ni Ubiquiti sa mga wireless antennas, tayo na mismo yung mag-create ng username and password. Bakit? Kasi may mga technician or yung mga wireless admin na hindi na nila pinapalitan yung username and password. So, therefore, prone po siya sa hacking. So, madali lang siyang tandaan. So, kung ako yung nag-configure din ng isang wireless antenna at na-detect ko yung wireless antenna ng kapitbahay o yung pinag-deployan ko, pwede ko siyang ma-access easily. Number 3 is, from network module, kailangan din natin mag-change ng IP address. Ayan. So, kung meron akong 10 device, so lahat yung pag-power up ko, magiging 1.20 po yan. So, mangyayari po niyan, isang IP address na i-assign ko per device dapat. Dapat wala po siyang kaparehas. Pang-apat,
kailangan nating palitan yung device name. Kasi pag hindi natin pinalitan yung device name at nag-scan tayo, for example, naka-up na yung access point natin, tapos nandun na tayo sa station, dun sa subscriber mismo, sa bahay ng subscriber, nag-scan tayo, makikita nyo is yung device model name mismo. So if ever na ang device ko is Nano Beam 5 AC Gen 2, so makikita nyo sa entire list niya, puro Nano Beam 5 AC Gen 2. So malilito kayo kung saan kayo kukonek. So ugaliin natin magpalit din ng device name. Then for wireless module, for access point, so meron tayong checklist. So yung wireless mode natin dapat naka-access point po siya. Kailangan natin mag-establish ng SSID. And then kailangan din natin mag-change ng channel width. Meron din tayong select frequency. So mamaya mag-scan tayo ng frequency once na mag-online configuration na tayo. Then yung output power, by default ng output power ng antenna natin is naka-11 po siya. So pag mag-configure pa lang kayo sa bahay or sa office, pwede niyong babaan yung power. Kasi pag naka-default po siya ng 11 dBm, mangyayari po niyan is makakaramdam kayo ng parang nahihilo kayo. Yan. Then, next is, kailangan rin natin mag-assign ng wireless security. So, ito yung tinatawag natin na pre-shared key. So, if ever na nag-assign na ako ng pre-shared key sa access point ko at meron na akong isang station, ito try ko siyang i-connect doon sa access point na ginawa ko. And for example, nakalimutan ko yung pre-shared key. Mangyari po niyan, yung station ko, hindi po siya ko-connect successful sa access point ko. So, bukod sa access point na checklist, meron din tayong station CPE configuration checklist. So, same din. Kailangan natin establish ng device country. So, kung ano yung na-set up ko kay access point na device country, yun din dapat yung station. Username and password, okay lang kahit iba yung username and password ng access point at yung station nyo. Change IP address. Yan. So, kung Yan. So, if ever na ang AP ko is 192.168.1.250, meron akong isang station. So, dapat yung IP address ng station ko naman ay 192.168.1.11 as long na wala po siyang kapareha sa network natin. So, para makaiwan tayo sa IP address conflict, pwede po tayo mag-download ng software sa laptop ng IP scanner. Yan. Especially pag marami na tayo deployan ng antennas. Yan. And mas maganda rin, meron din po tayong checklist na naka-input doon sa Excel file 10. So, napaka laking tulong din po niyan kung meron tayong mga list of IPs na mga access points natin and station na pinagde-deployan per subscriber po. So, click tayo dito. So, yung station 1 ko ay 1.11. Station 2, for example, station 2. 192.168.1.12. Yan. So, dapat yung pang fourth digit, dapat hindi po siya magkaparehas. Yan. So, after natin ng change address, again, kailangan ulit natin mag-change ng device name. Then, after natin mag-change ng device name, punta naman tayo sa wireless. Then,
kanina access point ngayon naman station. So yung wireless mode dapat natin is dapat station point to point. Then SSID kailangan nating i-select, scan. So once na nag-scan na tayo, lalabas na po doon yung SSID ng access point natin. Then lock to AP. Then yung channel width, automatic na po siya mag-adjust. Hindi na natin kailangan i-change ng channel width yung station. So kung ano yung channel width ng access point natin, yun na rin yung ma-adapt ng channel width station. So sa access point, kasi may sa access point meron siyang auto, naka-auto na channel width. So pwede nyo ring tanggal auto. So mamaya makikita nyo po yung auto na channel width. Then select frequency, pwede naka-auto, pwede rin naka-manual assign. Same thing then output power, so kailangan din natin mag-adjust power depende sa distance. Then for wireless security, so input access point pre-shared key password. So for wireless operator tools, so sa loob ng wireless antenna natin, meron tayong AirView. Sa AirView is makikita natin yung mga noise mismo, noise environment natin sa labas, sa paligid. Yan. Pag sa bahay lang kayo nagko-configure, nakakatabi nyo lang yung dalawang device, hindi nyo siya totally ma-update. Pero once na na-deploy nyo na yung antenna sa client yung mismo, nandun na kayo sa mismong pole. Yan. Usually ito, maraming mga spike po yan, matataas yan. So, for clean part, dito sa part na to, yung mga kulay blue. Yan. So yung mga madudumi na frequency, itong part na to, mga kulay red. Yan. So itong AirView is per second po siya nag-a-update. Then meron din tayong antenna align tool. Yan. So laking tulong nitong antenna align tool, lalo na pag kilometers na yung deployment natin. So once na enable natin yung audio indicator, malalaman nyo na kung total align yung antenna, dalawang antenna natin. Once na mayroon kayo narinig na sobrang tining na sound, ibig sabihin po nun, naka-paired na po talaga siya. Totally aligned po siya. Pero pag narinig na beep sound lang, yung parang beep, 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 beep. Ibig sabihin po nun, yung antenna natin is naka-talikod or naka-side. Or yung mismong pairing niya is hindi maganda yung tutok mismo. Ayan. Next is meron tayong device discovery. So sa device discovery, kung meron akong 10 device na na-deploy sa labas, lahat ng 10 device na yon is lalabas po dito. So naka-indicate dito yung MAC address, device name, tapos mode niya. Mode is kung station ba siya or access point. Then SSID kung ano yung binabroadcast ng access point natin at kung saan nakakonect si station na SSID. Then sa part na to, meron ding product. So lalabas dito yung mga model ng, for example, NanoBeam 5 AC Gen 2, PowerBeam, NSM5, LocoM5, yan. Then firmware, binag din ni Discovery Tool yung latest firmware ng device natin. So meron tayong old device na na-deploy. So pwede nyo rin siya i-upgrade. Then dito rin is naka-input na rin yung IP address na naka-assign sa antenna natin. Then another tool
Para sa antenna natin is, meron po tayong site survey. So, sa site survey, chine-check niya yung frequency ng mga kapitbahay na and so, if ever na nasa tower na kayo at nag-scan kayo, usually marami po kayo madedetect. So, make sure na itong part na to, itong free part na to, dapat hindi tayo tutugma sa nila. Kasi once na marami tayong, marami magkakaparehas na frequency, may chances na yung bandwidth ng antenna natin is pwedeng bumilis, pwedeng bumagal. Then, bukod sa site survey, meron din tayong network ping. So, pwede rin tayong mag-ping sa antenna natin. AP2 station. Ayan. Pwede rin tayong speed test. Ayan. So, speed test naman is malalaman nyo kung maganda ba yung transmit and receive ng access point nyo at yung subscriber or yung station natin. So, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. Itong anim na to is present po siya sa wireless antenna natin. So, free lang po siya. Naka-embed na po sa device natin yan. So, so always run latest firmware. Rotate username and password. Use WPA2AES password. Customize default ports for management and protect configuration files. And so, proceed na tayo sa online configuration po natin. So, since na nakapag-ping na ako kanina ng 192.1.20, so, pwede kayo mag-open ng browser ng Google Chrome, Mozilla, or Internet Explorer, or any web browser. So, any web browser, pwede nyo ma-access yung device nyo. So, type nyo lang dito sa taas, 192.168.1.20. Then, actually, hindi siya magda-direct agad sa GUI ni UI. So, your connection is not private. So, click nyo lang po yung advanced. Then, click nyo yung proceed to 192.168.1.20 and save.
Tagal lang. So, since na nakapasok na tayo sa GUI ng Ubiquiti, so first, kailangan natin mag-select ng country. So, parami po siya. Meron tayong Argentina, Armenia, Aruba, and so, ang pipiliin natin ay Philippines. And then, click nyo lang yung I agree to the works terms of use. And then, continue. Then, dito sa part na to, kayo na po mismo yung mag-create ng username and password. Bago kayo mag-create ng username and password, mas magandang meron po tayo yung naka-input or naka-enter. Kaling marami na po tayong na-deployan na wireless antenna sa mga subscriber natin, matatandaan natin yung username and password na na-assign natin sa isang device nila. GUI or interface ng 2. So, first thing na gagawin natin is mag-change po tayo ng device name. So, yung device. So, kita nyo po dito is naka-input na dito yung model name ng antenna natin. So, mas maganda siya. For example, station USTDI 1. Then, pwede nyo na, after nyo palitan ng device name, click nyo lang po yung save changes. Then, click nyo na lang yung video. Then after ng pagpapalit ng punta naman po tayo kay network. So this time naman instead na device name naman yung papalitan, IP address naman yung papalitan natin. So gaya nung nasabi ko kanina is default IP ng device natin is 198.1.20. So instead na hindi ako mag-assign ng 21. Yan. So, yung network, by default, naka-bridge po siya. Pero pag-clinic natin siya, po siyang router.
So yung wireless antenna natin, pwede rin po siyang mag-act as, meaning yung antenna natin, pwede po siyang magbigay ng address. Pero sa ngayon, ang configuration natin po siya. Then for meron din tayong simple saka advanced. So first time, regarding lang sa IP address. So once sa clinic natin yung advance, yan. So meron tayong interface, IP network, so pwede tayong mag-create ng VLAN or mag-add ng VLAN. Meron tayong bridge network, static routes, firewall, and yung traffic shaping. And traffic shaping is para ma-adjust natin yung bandwidth na ibibigay natin kay client. So if ever nag-acquire siya ng 5 Mbps na internet, so instead of Mbps yung maibibigay ko sa kanya, pwede ko lang siyang ilagay na nakalimit lang siya ng 5 Mbps lang. So, dito tayo, balik tayo sa simple. So, since yung internet ko dito is 192.254.254 globe, ang palitan. So, papalitan ko sa 1.21. Pwede kong gawing 254. Netmask, by default, 255.255.255.0. Dapat ang IP address ng router nyo. Pag naka-globe kayo, ang IP address nyan is 192.168.254. Then, primary DNS IP, pwede nyo gamitin yung DNS IP ni 8.8.8.8. Then, secondary, and as 8.8.4.4. So, save. Pwede nyo na siyang isave once napalitan natin ng address. So once na nag-save na tayo, yung antenna natin is magre-restart po siya. Magre-reboot lang po siya na po yung IP address.
So, na ulit tayo po. Pasensya po kung biglang nawala yung live stream natin. Nagkaroon lang po ng problem sa Facebook na ginagamit ko po. So, ngayon po is resume na po tayo ulit. Pasensya ulit talaga. So, since na nakapagpalit na ako ng IP address ng 192.168.254.21, so, your connection is wait. So, click advance ulit tayo. Pulit to 192.168.254.21. Yung error po pala kanina, kaya na nakat yung stream na is nagkaroon po ng audio problem. Tapos not responding na yung ginagamit ko na third party apps. So, username is admin, password, enter natin, then login. Yeah. So after natin mag-change ng IP address sa access point or sa first na antenna natin. Yeah. Click natin yung wireless module. Yan. So, once na access natin yung wireless module, so meron tayong basic wireless settings. So, mapapansin nyo meron tayong wireless mode. Yan. So, pag click ko yung drop down na arrow, oops, nag-refresh. So, click natin yung drop down. So, meron tayong access point point to point. Meron po tayong access point point to multipoint AirMax AC. Meron tayong access point point to multipoint AirMax mixed. Meron tayong station point to point sa station point to multipoint. So, first na setup natin is ang gagawin lang natin. Since point to point lang yung gagawin natin na configuration, make sure na isa-select natin yung access point to point. Ayan. So, by the way, itong access point, point to multipoint AirMax AC is, pag ito yung ginamit natin, dapat yung mga station din natin, purely AC lang po yung devices. Pero pag ginamit naman natin yung point to multipoint AirMax mix as access point na configuration mix, meaning pwede siyang AC, yung mga station natin pwede siya maging pwedeng AC, pwede rin mga M5. Pero make sure na yung access point na i-establish natin is make sure na naka gen na po siya na AC. Yan. So sa part na to, access point point to point lang po tayo.
Then SSID, karamihan ng mga nagko-configure ng wireless antennas or yung mga bago pa lang, pagkapalit nila ng wireless mode, nakakalimutan na nilang palitan yung SSID na UBNT. So, isa rin to sa dagdag problem. Pag mag-i-scan tayo, marami tayong makikita ang mga SSID na UBNT. Especially kung hindi kayo aware sa MAC address ng access point na pakokonekan nyo. So, laging yung tandaan, once na mag-establish na ng access point na wireless antenna, make sure na palitan nyo rin yung SSID niya. So, dito pwede lagay AP USTDI. Ayan. Then, yung channel width is known din siya na as bandwidth. So, kung gusto nyo magbigay ng at least 200 to 300 Mbps, pwede nyo gamitin 60 or 80. Pero pag mag-provide lang naman kayo ng internet sa subscriber nyo, pwede nyo babaan. Pwede nyo gawing 10 or 20. So, pwede ko siyang by default gawin kong 40. So, pag mag-assign tayo ng channel width sa access point, pansin nyo wala po siyang auto na naka-establish dito. So, magkakaroon lang tayo ng auto doon sa part ng station mismo. Then, yung frequency, kung nakapag-site survey na kayo sa area, pwede nyo na yung iselect yung frequency na available. Or pwede rin naman i-establish nyo muna, naka-auto muna siya. Once na i-pair nyo na yung station, pwede nyo nang palitan ulit yung frequency ng access point nyo. So, this time ang gagamitin kong frequency, i-sabihin natin, auto ko na lang. Yan. Then, yung pre-shared key. So, lagay tayo ng password. Pwede nyo siyang i-show. Yan. So, dun sa station, once nakukonect na yung station, ito rin na password yung i-input nyo sa device na to. Then, meron din tayong isang part dito na MAC address ACL. Pwede nyo siyang i-turn on. So, meron tayong policy, meron tayong allow and deny. So, pag nag-select ako ng allow, at clinic ko yung itong part na to, itong ACL niya, or yung list, pwede kong i-encode dito yung MAC address ng mga station na pwedeng kumunek kay access point. So, for example lang, yan. So, kailangan meron po siyang colon. So, makikita po nyo yung MAC address sa device dun sa malapit sa LAN port ng antenna. So, pwede nyo po siyang i-encode dito. Comment, kayong bahala kung ano yung gusto nyo i-comment. Pwede nyo ilagay yung pangalan ng subscriber nyo dito or yung place na pinag-deployan nyo ng device. Yun nga lang, ang problema lang dito, once na nag-down yung isang access point nyo at naka-MAC ACL po tayo na configuration, bago nyo i-deploy yung station sa client natin, make sure na i-encode nyo muna yung MAC address, yung bagong antenna na i-deploy natin kay client. Kailangan nyo i-add muna dito yung MAC address niya, yung bagong MAC address. Kasi once na hindi natin in-add yung bagong MAC address ng subscriber's unit, hindi po siya mag-proceed or magiging successful yung connection natin. Magkakaroon lang po siya connect, drop. Yan. So, disable ko na siya.
So output power, since nandito lang naman ako sa bahay, pwede ko siyang babaan. Pero pag de-deploy ko na sa mismo bus, sa outside mismo, is pwede kong taasan, pwede ko rin babaan. Depende sa distance mismo. Itong output power kasi is, once na mali yung configuration ng output power, sinagad natin yung power ng antenna. Parang yung dalawang antenna nyo is pareha sila nagsisigawan. So kahit na maganda yung tutok ng dalawang antenna natin, yung bandwidth ng antenna natin is magkakaroon po siya ng problem. Instead na mabilis yung connection natin, mangyari po niyan is babagal po siya. So, mas maganda ang timplahin nyo rin yung output power. So, dun sa nakakaalam paano mag-compute ng output power para sa access point and station, pwede rin yung pong gawin yun. So, once na nakapag-change na tayo ng settings dito, so, click lang natin yung save changes. So, next naman na i-configure naman natin is yung sa station part naman. So, since na kakareset ko lang yung isang antenna, so ping test muna tayo. So, again, by default IP address ng Ubiquiti device natin is 192.168.1.20. Yan. So, napiping na siya, may reply siya, 1ms, 2ms. Yan. So, type nyo lang dito, 192.168.1.20. Then, enter po natin siya. And, so once na lumabas na yung GUI niya, so, ito ulit yung may encounter nyo. Your connection is not private. So, click nyo lang yung advance ulit. Then, proceed to 192.168.1.20. Medyo matagal lang. And so, yan ulit. So, please set up your device. So, gaya na nasabi ko kanina, kung ano yung access point device country, make sure na yung station nyo, yun din dapat yung country niya. So, yung IP natin kanina is Philippines, so dapat Philippines din po dito sa station na established natin. Then, click natin yung agree to the Ubiquiti network terms of use. So, continue. Yan. Yan. So, create username and password. So, yung username, pwedeng username ng client or username ng admin mismo. Then, yung password, okay lang kahit hindi magkaparehas yung user, yung password ng access point saka yung station.
And so, click natin yung save. May mali lang po tayo na nagawang configuration. Balik tayo sa point system. Nailagay ko siya na station yung device name. So palitan natin siya ng access point or AP. Ayan. Yan. So, gaya na nasabi ko ulit kanina, punta muna tayo kay system para magpalit ng device name. Yan. Kasi pag hindi tayo nag-change ng device name, at deploy na natin itong device na to, sabi natin sabay-sabay, sa isang araw nag-deploy tayo ng 10. So, makikita nyo pag nag-scan kayo, puro device name niya ay NanoBeam 5AC Gen 2. Station USTDI. So, click natin yung save. So, next naman, ng device name, balik ulit tayo kay network. Yan. So, IP address, palit tayo, 192.168.254. Kanina yung IP ko ay 21, so gawin ko siyang 22 naman. Gateway, so kailangan nating i-encode naman yung IP address ng router natin. Kasi pag hindi tayo naglagay ng gateway, yung internet sa subscriber mismo, hindi po siya tatags. So, wala pong connection ng internet. Hindi po siya magkakaroon ng internet. Pero pag gusto niyo naman siyang batuhan ng internet, make sure na yung gateway IP address. Tapos yung primary DNS IP kay Google pa rin na DNS 8.8.8.8, then 8.8.4.4 para naman sa secondary DNS IP. So, click Save Changes. So, pagka-click natin ng Save Changes, yung station na antenna natin is magre-restart lang po siya. Mapalit lang po siya ng IP address. So, para malaman natin na naka-up na siya, kailangan natin iping yung IP address na na-assign natin sa kanya.
So, wala pa. Unreachable pa yung connection natin. Ayan. So, naka-up na siya ulit. Napiping na natin yung antenna. So, click advance. Then, click nyo lang yung unsafe. So, username, admin, password, login. Oops. Yan. So, after natin magpalit ng IP address para sa station natin, next naman na gagawin natin is, dito na tayo kay wireless module. Yung itong part na to. Dismiss. Yan. So, basic wireless settings, yung access point natin kanina is naka-access point, point-to-point. Yan. Yan. So, yung wireless mode is naka-access point, P2P. Yan. So, next na gagawin natin is gagawin natin yung station natin, since ang connection na gagawin natin is point to point, so dapat station niya ay station point to point. Kasi if ever na nag-assign tayo ng station point to multi point, point to multi point, yan, since yung access point ko ay naka P2P at yung station ay naka point to multi-point, hindi po sila magkakaroon ng connection, silang dalawa. So, para ma-establish mo itong station na point to multi-point, dapat yung access point mo, gawin mo siyang point to multi-point. So, this time, ang ginagawa naman natin ng configuration is naka point to point lang po tayo. So, gagawin natin ito, station point to point. Kumbaga, 1:1 lang yung connection niya pag point to point. Pag more than 2 na yung
access station natin, so kailangan natin mag change na ang configuration sa access point. Ayan. So click natin yung station point to multipoint. Ayan. So pagka-click ng station point to point, click niyo lang yung select. Then once na kapag-click kayo ng select, automatic po siyang magi-scan ng SSID. Ayan. So dito nakikita ko yung SSID ng kapitbahay namin. So nadedetect yung PLDT home fiber 5G nila. Ayan. And dito sa part din na to, nakikita rin natin yung na-establish natin na access point kanina, which is ito yung AP-USTDI. So, mapapansin nyo dito, yung signal is negative 56. Ibig sabihin yan, yung access point ko at yung station ay magkalapit lang or maganda yung pairing nila. Pero sa actual na deployment, usually ang ma-encounter niyo na signal na ng station usually nasa negative 58, 60, 65. Pero once na na-reach niyo na tong negative 73, negative 75, negative 80, ibig sabihin po niyan yung connection or yung tutok ng dalawang antenna natin is hindi na po maganda. May tendency na yung isa is nakayuko, yung isa naman nakatagilid. Yan. So, dagdag part din yun sa pagbagal ng internet connection ni client. Yan. So, sa part din na to, itong part na to, itong frequency, makikita nyo naman yung mga naka-assign na frequency sa mga routers or antennas. Yan. So, tayo ang ginagamit natin is 5.185. So, pwede ko siyang i-click. Select ko siya. Pwede nyo siyang i-select or lock to AP. Pag sinelect nyo to, sinelect nyo lang siya, hindi nyo siya nilock to AP. At na-disconnect yung station nyo. May tendency na hindi siya mag-successful kumunik kay access point. Once na nag-reboot yung access point or yung station nyo. So, mas maganda, lock to AP lang. So, once na naka-lock to AP na tayo, yan. So, nilock na niyan or na-input na dito yung MAC address ng access point ko. So, yung channel width natin, so, napansin nyo kanina, yung channel width ni access point is wala siyang auto. Dito naman kay station, meron siyang auto. So, meron siyang auto 20, 40, 80. So, if ever na yung AP ko ay ginawa ko siyang channel width niya ay naka 20. Yung station ko na naka ganitong auto 20, 40, 80, automatic din niyang ma-adapt yung channel width ni access point. Magiging 20 rin po siya. 20 megahertz. Pero if ever na yung access point ko, ginawa ko siyang 10. 10 megahertz lang po siya. Hindi ko in-access yung station. Mangyayari po niyan yung subscriber natin na naka auto 20, 40, 80, madi-disconnect na po siya. Kasi nagpalit po tayo ng 10 megahertz. If ever nasa access point tower po tayo, wala po tayo sa mismong subscriber at gusto niyo magpalit ng channel width,
Ang una niyong papalitan muna is yung sa subscriber muna. So, if ever na gusto ko magpalit ng 10 MHz para sa access point ko, ang i-access ulit natin ay yung station. So, dapat, instead na auto 20, 40, 80, gawin natin siyang 10. Kasi yung 10, 30, 50, 60, wala po siyang auto mode. And another thing pa, if ever na yung access point ko, ginawa ko siyang 80 megahertz, ma-adapt po niya yung auto 80 megahertz din for station. So, itong 80 megahertz po na to, applicable lang po yan para sa point-to-point setup. Hindi po siya available sa point-to-multipoint. Ulitin ko po, once na nag-point-to-point lang po tayo na setup, saka lang natin makikita yung 80 MHz. Pero pag ginawa natin yung AP, point-to-multipoint, ang available lang na frequency lang sa kanya is 10, 20, 40 MHz lang. Hindi na po siya naka-80. Since marami na pong mga stations na kukonek sa kanya. Yan. So, since naka-40 tayo sa IP, so gawin lang natin auto, pre-shared key, lagyan natin yung password, admin 12345. So, yung output power, pwede kong babaan. Since katabi ko naman yung device. So, click natin yung save changes. So, ping ulit natin yung access point natin. 21. Ping naman siya. So, once na paired na natin siya, balik tayo kay dashboard. And so since na successful yung connection natin, and so meron na tayong throughput capacity na 302.40 Mbps. Mhm. Nangyari. And so, yung access point and yung station natin is magkakonect na po silang dalawa. Loading. Mm-hmm.
medyo mabagal lang yung laptop na ginagamit ko, kaya loading po siya. Nawalan yata ng connection yun. So this point yan. So yung local is mismong sa taon nito. Ang ina-access kong GUI ngayon is yung kay station. Then yung remote naman ay kay access point naman. So, makikita nyo rin dito yung live na RF environment. So, itong mga kulay green na to, ibig sabihin po niyan, medyo crowded na ho yung, yung frequency. Marami nang gumagamit. Marami nang magkakaparehas. So, once na nag, for example, mga tanghali or hapon, mag-iiba rin tong kulay na to. May tendency na itong part na kulay blue, may tendency na magiging kulay orange po siya or red. Same thing dito sa dulo. Pwede rin siyang magkulay red or orange. Itong gitna naman is may tendency na siya naman yung magkukulay blue. So yung data rate natin is naka 8 times po tayo. So, 256 QAM, MIMO po siya. So, ibig sabihin nun, yung connection natin sa access point and station is maganda po. So, pag-clinic natin itong part na to, itong tools. Yan. Magkakaroon po tayo ng air view, alignment, discovery, site survey, ping, trace route, speed test sa kayong constellation. And yung air view is itong ito yung makita nyo yung may mga rainfall, what waveform view, waterfall, sa ambient noise. So malaking tulong po nito sa mga nagko-configure ng mga antennas. Kasi per second po, nagpapalit po siya ng wave mismo. So, once na nakapag-establish na po tayo ng connection ng access point and station, ang ano ko lang is, ang tip ko lang po sa inyo is, huwag niyo po siya munang iiwanan. Mas magandang i-observe niyo muna yung connection niya 30 to 1 hour po. Kasi once na na-connect nyo na yung dalawa, yung access point and yung station, tapos iniwanan nyo na, lumipat na sa ibang site, may tendency na mawalan ng connection yung station. Gawa ng yung frequency. Marami nang gumagamit ng frequency na yun. Sa ibang city dito sa Metro Manila and sa ibang province din. Kadalasang waterfall view is kulay orange at red. May makita nyo. Especially sa Rizal. Yan. Yan. So, ito po yung air view natin. So, pinoint natin yung mouse natin dito sa mga maliliit na square, makikita nyo yung mga different frequency na crowded. So, next naman is alignment.
So once na enable ko tong audible at itong audio indicator, mangyayari po niyan, may maririnig po tayong sobrang tining na sound. Ibig sabihin nun, properly aligned po yung antenna natin. If ever naman beep sound lang yung naririnig nyo, beep, 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 ibig sabihin nun, magkatalikuran yung dalawang antenna. So maganda to sa pag-a-align ng or yung fine-tuning sa antenna. Discovery, pag-linik natin discovery, macha-check lang natin yung mga naka-online na device natin. Yan. So, ngayon nakikita ko is yung access point natin. So, if ever na dalawa yung access point natin, dalawa rin po yung naka-show dito sa discovery natin. So, ito, pwede nyo rin siyang i-print screen or i-document tools, site survey is kung gusto nyo mag-reassess para sa frequency. If ever na gusto nyo magpalit ng frequency, pwede kayong mag-scan. Ayan. If ever na nagpalit ako ng channel width na from 40 to 60, itong mga lumalabas na SSID, hindi ko na po siya may scan. Bali, ang ini-scan na po ng access point ko, pag pinalitan ko siya ng 60, so lahat ng 60 MHz na channel width, yun lang yung i-scan niya. Ping, yan, parang CMD lang din po siya, pwede kayo mag-ping dito. Trace route, for beginner, hindi necessary na gamitin siya. Speed test, so pag nag-click tayo ng speed test, so select destination IP, point nyo lang kay access point. Then yung username, input nyo dito yung username ni access point. Tapos yung password, yung mismong password ng GUI ng device. Then click nyo yung start. Regarding sa firmware, mas maganda kung ano yung firmware version access point. Dapat sa din. So if ever na AC, tayo kayo makaparehas po sila. Pwede ng wireless antenna na yung firmware ng AP nila bago nila i-deploy, ina-update na po nila yun. Tapos yung mga lumang devices na naka-deploy na yung existing na, pwede nyo rin po siyang i-upgrade. Pero syempre, kung mag-upgrade kayo ng firmware para sa mga subscriber natin, yung mga station natin, make sure na
basahin niyo muna yung update na yung readme ni Ubiquiti kasi may tendency na nag-release sila ng firmware version at yung version na yun kaka-release lang kahapon o last week lang. Baka kasi may bug pa. So, basa-basa muna tayo sa especially sa forum. Kasi may mga ibang user na once na nag-release na sila ng bagong upgrade ng firmware, na-upgrade na agad nila. At syempre, hindi natin maiwasan na magkaroon ng bug yung isang firmware. Ayan. So, since nag-speed test tayo, ayan, makikita nyo yung actual connection. So, meron tayong 130 Mbps na transmit. Meron din tayong 124 na Mbps. So, ito yung connection natin. So, kung gusto kong ilimit yung internet na binabato ko kay client, pwede siya balik tayo kay wireless module. Network pala, sorry. Network. Then, yung config mode from simple, gawin natin siyang advanced. Yeah. So, hanapin nyo lang yung traffic shaping. Then, yung add. So, yung ingress is load, egress is upload. So, if ever na si client is gusto lang niyang internet niya is 10 Mbps, so gawin ko siyang 10,000. Yan. Burst, pwede ko siyang gawing gawin natin 10,000 din. Upload, pwede ko naman gawing kahit 1 Mbps lang. So, 1,000 po siya pagdating sa kbps. Burst, pwede ko siyang gawing at least 1,500 or 1.5 MB. Yan. So, okay. So, gagawin lang natin yung traffic shaping dun lang sa mga station. So, yung traffic shaping, wala po tayong gagawin kay access point. Kaya ano lang po yan, kay station lang. So, save changes. So, kung kanina yung speed test natin pumapalo siya ng at least 100 Mbps yung connection, ngayon pang mag-speed test dapat tayo, ang makukuha lang natin na download is dapat papalo lang siya ng at least nasa 10 Mbps lang. And yung upload dapat nasa 1.5 or 1 MB lang po siya. Nag-save ba siya? Yan, nag-save. So, tools, balik tayo speed test. Then, point ulit natin yung IP address kay access point. Tapos, username ng access point. And, click nyo yung start. Yan.
So, nag-speed test tayo ngayon. So, nakukuha natin ay... Ayan. So, 9.98 Mbps or 10 Mbps na. Tapos, yung upload natin is at least nasa 1 Mbps po siya. Since na... configure natin kanina sa traffic shaping is naka 1.5 Mbps po siya. Yan. So, sa traffic shaping lang po tayo mag-limit ng bandwidth para sa mga subscriber natin. So, itong pag-limit ng traffic shaping, make sure na bago ninyo i-deploy sa client, dapat naka-configure na po siya. Kasi kung doon pa kayo sa residential magko-configure, medyo matagal. So, mas maganda naka-pre-configured na dapat yung unit natin. Para pagdating sa site, konti na lang yung i-adjust natin. For example, yung pole height, yung mismong panning ng device, and yung pag-check ng speed sa yung frequency. Next is, meron tayong constellation. Ayan. So, itong constellation na to is, if ever na nakakita kayo ng malalaking mga dot or yung malalaking square, ibibin po niyan, yung antenna nyo is hindi po siya properly aligned. Ngayon, yung example natin ganito, marami siyang mga square, yan. Ibig sabihin po niyan, yung antenna natin is naka 0.2, naka maganda yung alignment niya. Usually, dito nyo rin mabibase kung 254 QAM siya, 64 QAM, and 16 QAM, yung speed ng transmission o yung modulation rate niya. Yan. So, yun lang naman po para sa wireless antenna point-to-point basic configuration po. So, dito sa part ng network router sa advanced to be discussed po next session po regarding sa pag-assign ng IP address ng station na naka-router mode po siya. So, yun lang po. So, maraming salamat po sa mga naka online view ngayon. Pasensya po kung nagkaroon po na-disconnect po yung streaming natin kanina kasi nagkaroon ng audio problem. So, nangyari po is nag-responding po yung third party na ginagamit kong apps. So, yun lang po. Thank you.